Sumiklab din ang apoy sa loob ng isang subdivision sa Batasan Hills, Quezon City kagabi. Kabilang sa mga nadamay ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapiel. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Umalingaungaw ang sirena ng bumbero sa barangay Batasan Hills, Quezon City kagabi. Nilamon kasi ng nagngangalit na apoy ang isang bahay. Makikita rin ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na bahay. Ang bilis ng pangyayari. Basta mabilis daw eh. Kinilangan talaga siya mula third floor pababa yung sunog. Yun, kaya lahat pero sira talaga siya. Mabilis na kumalat ang apoy. Kaya nadamay ang dalawang katabing bahay, kabilang na ang tahanan ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapiel. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa trapiko. Natagalan po yung pagtawag, no? Naka-respond din naman agad tayo, kaso sa sobrang traffic, hindi agad na nakarating po, no? Natagalan tayo ng mga 7 minutes, andito na po tayo. Pag may sunog po, agad tumawag sa QC-122 o sa 911 para mabilis po tayong makaresponde po sa sunog. Isang Korean national ang sugatan sa sunog na may paso sa iba't ibang bahagi ng katawan, habang tatlong pamilya ang apektado ng sunog. Aabot sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang tunay na pinagmulan ng apoy na tumagal ng isang oras. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.